Nabaliktad tuloy si The Junior sa sinabi niya ng professional liar. Alam mo bakit? Sinugod siya ng mga basa sa kanilang page dyan sa PCO o Presidential Communication Office. Ang dami mga buzzers ang sumugod. Para lang iba si The Junior. Ibig sabihin, mas marami ang naniniwala kay Morales kesa sa kay The Junior. Yung professional liar, nabaliktad siya kasi ako meron daw professional liar, si The Junior daw yun, di umano. Alam niyo kung bakit daw? Kasi ang daming pinangako ni The Junior, wala man lang siyang tinupad. Oh, sino ngayon ang professional liar? Yun ang tanong ng mga ng taong bayan ngayon. Baliktad yata, Mr. President, sabi doon sa mga on. Ay, ang totoo naman talaga professional liar kayo. Oh, yun ang nabasa ko lang sa comment sa page ng PCO ha. Kasi kayo daw po yung maraming pangako pero wala kayong tinupad. Oh, ayon doon sa mga nabasa ko. Ay, hindi tayo ayoko kung ano na sa galing. Kundi nabasa ko lamang po doon sa post ng PCO. Ayon dito sa Presidential Communication Office. President Ferdinand R. Marcos Jr. brushed off Friday the allegation made against him by former Philippine Drug Enforcers Agency PDA agent Jonathan Ross as he likened him to a jukebox who will play any song for a free. He will play for... Di ba pag jukebox naman, iba-iba talaga ang kanta. Ibig sabihin, consistent na talaga si Morales. No? Kumbaga, kung ano sinabi nung una, hindi siya nagbabago na anak, naninindigan talaga siya. Ito, ang comment ngayon. Nakikita niyo ba yan? Ang comment niya mga kapapan, ito. Then show him that his accusations are wrong. Give us a hair follicle pulverized in public. Then we will agree on what you said. According dito sa nag-comment, ha? Sabi naman itong isa, agree that it will set you free. Anong ibig sabihin nun? Lalabas lamang ang katotohanan kung talagang gagawin ni Mr. President yung panawagan ng taong bayan na siya ay magpa hair follicle pulmon test. Sabi naman ng isang comment dito, kung mali-mali si Morales, kasuhan mo. Tama, kasuhan naman, kasuhan talaga kung mali-mali si Morales, di ba? Kasi itong allegation na ito ni Morales talaga nakakasira sa kanyang di ba? Buti sana kung dito lang sa Pilipinas, baka sa ibang bansa nakarating na yan. Tingin ko nakarating na sa ibang bansa yan Ito ha. Papulburon test ka sa luneta, witness kaming lahat. Di ba? Sabi pa rin isa ng comment, what if lumabas yung mga litrata at video, ano ang magiging depensa? Just saying. Paano nga naman kung lumabas yung picture tsaka yung video na nagpupulburon? Ano kaya ang depensa gagawin nila? Sabihin nila AI. Sabi naman isa, sigad lang nakakalap kung sino ang nagsisinungan, Bibi or Morales. Ingat. Totoo naman yun. Totoo naman. Kung sino talaga nagsisinungaling, yun ang patro. Dito kasi sa kay Morales, imagine niyo mga kababayan, ang binangga niya dito presidente, hindi yung kung sino-sino lamang. Ha? Hindi yung kung sino-sino lamang na, siyempre, di ba, nakakatakot ito. Ha? Pero napakatapang ni Morales at talagang naninindigan siya. Hindi siya umatras. Hindi siya umatras sa kanyang mga nasabi. Ito pa. Ito pa. Yung 2 minutes pulburon test result, ano po ang explanation doon, Mr. President? Ang dami nang babasa kayo. Ang dami nang babasa kanya. Ilabas mo na ang CCTV, Morales. Eto, matindi. Pag nilabas yung CCTV, ano pa magiging ano nila doon? Ano pa yung magiging sagot nila doon? Bakit kailangan merong suhulan na di ba? Kung talagang wala naman talaga si The Junior. Kung walang kwant, hindi kailangan ng suhulan
Pero nakuna sa CCTV. Diba? Oh, sabi ni isa, oh, pulburong test lang po ang sagot ng lahat. Oh, eto pa, prove it, Mr. President, deny all what is written on the report. You are being challenged by the people who voted you. Oh, patunayan mo nga naman, Mr. President, no, magpapulburong test na para, no, kung sakali man talaga na negative, eh di tapos ang boxing, kasuhan si Morales. No, sabi ni isa naman, wow, professional liar daw. Hindi niya kasalan kung siya ang nakatanggap ng report. Ang huntin mo ngayon, eh sino ang nagsabi sa kanya and sue them for libel. Your duty now is to prove the allegation wrong. Magpa-hair follicle test ka na. O, sabi naman itong Charis, o, Fatima. O, sa mismong Facebook page ito na ano, PCO, ha, na Presidential Communication Office. Nakapalo kasi ako dito mga kababayan, mga karancho ko eh. Pero hindi ako nagko-comment dito. Natatawa na lang ako sa mga comment. Kasi puro panghamon kay Mr. President ang comments dito. Patunayan daw kung talagang hindi o wala siyang ganong issue. Eh, patunayan daw. Yun ang hamon sa kanya ng mga nagko-comment dito. O, sabi naman ni Ina Vlog, ano yun? So where? Ha, ganon? O, pulburong test is the best solution. Ito pa isa. Monique Natangkop, professional liar din po ang tumakbong leader ng basa na ang sabing unity and continuity and pinramis pero kabaliktaran pa lahat. Professional liar, ano ba? Di ba? O nga naman, o. No, yung professional liar ba yun? Yung unity, continuity na pinangako noon. Ano pa? Pababain ang ng 20 pesos ang bigas. Ano pa? Pabahay. Oh, professional liar ba ang tawag yun? Ito comment ito ni ano ni Prince Biggs ang Tuke Demiran. Ito sa ano ulitin ko sa page ito ng ano ha ng PCO. Oh. Ang dami oh guys oh. Oh, ang dami oh. Mga comment ito puro political test daw. Now na. Oh. Sabi naman isa, coming from you. It takes one to know one. Oh. Pulburong test na lang para finish na. Alright, ano naman itong comment na ito eh, para matapos na nga yung kwa na yan. Matulbo ka na yan. Eh, magpa-pulburong test na. Di ba? Oh. Oh. Ginawa lang jukebox ang issue. Sus, miyo ka, Mr. Oh, Mr. Ang dami guys, oh. Pulburong test ang hamon dito. Oh. Eto pa isa. Eto matindi ito. Real talk ito ha. Sabi ni Florante Alojado, comment niya dito, yan yung jukebox na kinatatakutan nyo, Mr. President, kasi marami ng leak kayo to prove you're guilty. God knows and will prevail the truth even how hard you deny it. Oh, di ba? Oh. Ano pa? I don't think Mr. President for me, he is credible the way he's present his testimony. Oh, tama. Kung meron daw mas may credible si ano si Morales kasi sa kanya mga sinasabi, talagang napaka-consistent niya at napakatapang niya. Oh. Ito pa. Oh. BBM, submit yourself to a transparent hair follicle test to know the truth. So mga kababayan, mga karatsyo ko, sa mismong page ng Presidential Communication Office, ito ang halos na kinukomment, ang hamon na magpa-hair follicle pulburong test para matapos na lang yung issue na yan. Matulukan na yan. Patunayan daw sa pamamagitan ng pagpapapulburong test. No. Ang dami po talagang ano eh, ang dami po talagang mga nagko-comment dito. Ito pa matindi oh, napapraning na siya. Oh, Rapi Tamayo ito. Kawawang bansang Pilipinas. Oh. Sabi, may mga ilan naman dito na nag-aano talaga na good job Mr. President. Wow, hi ang presidente. Lakas ng tama, sabi naman ni Ceci Sarnosa.
So mga kababayan, mga karatsyo ko, sa binitiwang ano yan ni Mr. President na professional liar itong si ano Morales, eh siya pa yung nabaliktad ngayon kasi siya pa ang inaakusahan ngayon na professional liar. Kasi daw, mga kababayan, yung mga ipinangako niya, hindi niya naman tinupad. O hanggang pangako na lang. Wala naman daw siya tinutupad sa mga pangako niya. Unlike daw kay Morales, ano yun naman, eh meron naman daw mga nakikita talagang problema. At mismo kay Morales nakikita din na talagang napaka-consistent ni Morales sa kanyang mga sinasabi. At never siyang nagbago ng kanyang ano, paninindigan.